Hi guys! Magandang araw sa lahat! Nandito na naman po tayo sa panibagong episode ng atin pong segment na Dear Ate Harabas. Sa mga panahon na tayo ay nakalublob sa kasalanan, madalas ay nakalilimutan natin ang pagtawag sa may kapal. Subalit sa panahon ng pangangailangan, ay hinding-hindi pa rin niya tayo pababayaan. Tunghayan po natin ang kwentong padala ni Mang Carlos. Dear Ate Harabas, gusto ko pong magbigay ng isang testimonya kung papaano akong niyanig ng Panginoon. Ako po si Carlos, 56 years old at tubong Oriental, Mindoro. 20 years ago ay iniwan ko ang aking mag-iina para magtrabaho sa Metro Manila. Napasok ako bilang isang security guard sa isang bangko sa Quezon City. Lungkot na lungkot ako dahil ang mga anak ko noon ay isang 13 anyos at isang 10 taong gulang pa lamang. Pareho pa namang babae kaya malalambing talaga sa akin. Pero ang panganay namin ay may Down syndrome kaya mas lalo siyang malambing. Sa edad na 13 ay parang 5 taon pa lang ang level ng pag-iisip niya, pero napakabait niya, malambing at magalang. Ang bunso namin ang tinatawag niyang ate at tanggap naman ni bunso kahit siya ang mas bata. Napaka-matured naman kasing mag-isip ng isang iyon. Ang mga unang buwan ko ng pagkakawalay ay hindi ko halos nakayanan. Iilan pa lang ang mga taong nakakayanang bumili ng cellphone ng mga panahong iyon, kaya syempre, isa ako sa walang kakayanan. Sulat-sulat lang ang komunikasyon namin ng asawa ko. Pinadadalhan din niya ako ng pictures nila ng mga bata. Ganoon din naman ako. Nagpapakuha pa ako ng pictures sa luneta para makita nila. Hindi pa kasi sila nakapunta man lang o nakaluwas sa Maynila, niminsan man. Bago mag-5 buwan ay inilipat ako ng ibang branch. May isang karinderiya sa harap ng bago kong lugar na pinapasukan. At sa karinderiyang yon ay nakilala ko ang waitress na si Gina Lynn. Hindi po niya tunay na pangalan. Maganda si Gina Lynn, lalo na kapag nakangiti. Palagi niya akong giningitian, kaya palagi naman akong nakatanaw sa kanya. Minsan, inagahan ko ang pasok para doon na lang mag-almusal sa kanilang karinderiya. Gustong-gusto ko na kasi siyang makilala noon pa. Nagkakilala na nga kami at naging magkaibigan. 25 years old pa lang siya at dalaga. Pero hindi ko sinabi sa kanya na may asawa na ako at 2 anak. Ang pagkakaibigan namin ni Gina Lynn ay lumalim hanggang sa naramdaman ko na lang na napapamahal na siya sa akin. Gusto ko siyang makasama araw-araw, kaya niligawan ko siya. Sinagot naman niya ako kaagad, kaya naging magkasintahan kami. Tuloy-tuloy pa rin ang naging pagsulat ko sa aking mag-iina, pero medyo dumalang na dahil nahati na ang aking oras. Panay-pera na lang ang pinadadala ko kadalasan. Hanggang isang araw ay niyaya na ako ni Gina Lynn na magsama na raw kami. Hindi ko alam noong una kung papayag ako, pero dahil mahal ko na talaga siya ng mga sandaling iyon, ay pumayag na rin ako sa gusto niya. Kumuha kami ng isang studio type na apartment. Medyo lumaki ang gastos ko kaya nahirapan ako sa pagbabudget. Napakaliit lang naman kasi ng kinikita ni Gina Lynn sa karinderiya. Hindi ko naman pwedeng bawasan ang padala ko sa probinsya dahil mahahalata ng aking asawa. Magtatatlong buwan pa lang kaming nagsasama ni Gina Lynn ay nagdalang tao na siya. Lalo akong naaburido. Lalo na rin lumaki ang gastusin ko dahil huminto na siya sa pagtatrabaho. Napansin ng kasamahan kong gwardya ang pagkabalisa ko sa trabaho, kaya tinanong niya kung ano ang problema ko.
hindi na rin ako nakatiis kaya ikinuwento ko na rin sa kanya. Sabi niya, may alam daw siyang solusyon, basta lakasan ko lang daw ang aking loob. May racket daw siyang ibibigay sa akin. Nang gabing iyon ay sumama ako sa kasamahan ko sa trabaho. May kinatagpo kaming isang grupo, pagkatapos ay binigyan kami ng mga regalong i-deliver daw namin sa lugar na nakalista sa tigi-isang papel. Noon ko na-realize na pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot ang racket na ibibigay niya sa akin. Noong una ay nagdalawang isip ako, pero natakot ako sa mga titig ng grupo kaya wala akong nagawa kundi sumunod na rin. Binigyan nila ako ng 500 piso kada regalo. 4 na regalo ang na-deliver ko kaya kumita ako ng 2,000 sa isang gabi. Natuwa ako dahil malaking halaga pala ang ibabayad sa akin. Umulit pa ako hanggang sa umabot na ng isang buwan ang aking ginagawang illegal. Iba-iba ang dami ng delivery, iba-iba rin ang bayad sa akin. Minsan mababa dahil kakaunti lang naman daw ang laman. Minsan naman ay paldo dahil mabigat ang delivery ko. Pero pag uwi ko isang gabi, ay nadatnan ko na lang na umiiyak si Gina Lynn. May dumating palang sulat galing sa asawa ko at siya ang nakatanggap. Hindi ko inaasahan ang sulat kaya pati ako ay nagulat. Nagwala siya at pinagsusuntok ako. Hanggang bigla na lang sumakit ang kanyang tiyan. Namilipit siya sa sakit pagkatapos ay bigla siyang dinugo. Dinala ko kaagad siya sa pinakamalapit na ospital pero hindi na naisalba ng mga doktor ang bata sa kanyang sinapukunan. Pagkalabas niya sa ospital ay iniwan na ako ng walang sabi-sabi. Hindi na rin siya pumasok sa karinderya kaya hindi na kami nagkita pa. Nalungkot ako ng husto sa paghihiwalay namin ni Gina Lynn at sa pagkawala ng magiging anak sana namin. Napamahal na talaga siya sa akin at nang dahil sa kalungkutan ko ay nakalimutan ko ang tungkol sa sulat ng aking asawa. Halos 10 na ang nakalipas bago ko naalala ang sulat na iyon ni hindi ko pa nga pala iyon nababasa. Nang makita ko, laking gulat ko nang mabasang pinauuwi pala ako ng aking asawa dahil nawawala raw ang anak naming panganay. Biglang nanlaki ang ulo ko sa sobrang pag-aalala. Biglang nagsipasok ang mga masasamang imahen sa isipan ko. 10 na nang matanggap ko ang sulat. 5 bago dumating iyon. Ang ibig sabihin ay halos kalahating buwan na mula nang mawala ang aking anak kung hindi pa ito nakikita. Dahil masyadong mahaba ang proseso ng pag-leave at pagre-resign, nag-awol ako sa trabaho para makauwi sa Mindoro. Hindi na ako nagpaalam pa. Paraan ko din iyon para makatakas sa illegal na racket na pinasukan ko. Umuwi ako sa nakaunting-kaunti lang ang dalang pera. Hindi ko na nakuha ang huling sahod ko, ipinambayad ko pa sa ospital ni Gina Lynn ang mga naipon ko, kaya wala talaga halos na natira. Habang nasa bus patungong Batangas ay panay ang tulo ng luha ko. Naalala ko kasi na nagdaan na nga pala ang kaarawan ng aking panganay na hindi ako nakapagpadala ng kahit na sulat sa kanya. Pinangako ko pa namang padadalhan ko siya ng panghanda at pambili ng manikang gustong gusto niya. Naisip ko na baka iyon ang ikinatampo niya kaya ito naglayas. Bigla akong nagsisi sa aking mga nagawang kasalanan. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang laki ng atraso ko kay Gina Lynn, lalo na sa aking mag-iina. Gumawa pa ako ng illegal dahil sa aking mga kalokohan. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong kaagad ako ng iyak ng aking asawa. Hindi pa rin daw nakikita ang aming anak na panganay. Wala akong inaksayang sandali. Umalis kaagad ako at naglakad patungong Kabayanan.
Nagdala ako ng isang picture ng aking anak at bawat masalubong ay pinagtatanungan kung nakita nila ang bata. Gabi na ako nakauwi, pagod na pagod. Niyakap ko lang ang aking mag-ina habang iyak ng iyak. Hindi ko kayang magtapat sa aking asawa. Kinabukasan ay lumakad ulit ako. Hanggang kinabukasan ulit. Paulit-ulit hanggang sa inabot ng isang buwan ang aking paghahanap. Nakarating na ako sa iba't ibang bayan. Hindi na nga muna ako umuwi sa amin. Naranasan kong walang kain at natulog na lang kung saan-saan. Wala na rin kasi akong pera. Para akong nagpipinitensya. Para akong nababaliw na ng mga sandaling iyon. Nawalan na ako ng pag-asang makita pa ang aming panganay. Isang araw ay napadaan ako sa isang simbahan sa ika-apat na bayan mula sa amin. Ordinaryong araw, kaya iilan lang ang nasa loob na nagdarasal. Sa pinto pa lang ako ay para na akong nilukuban ng kung ano. Lumuhod kaagad ako mula sa pinto at nilakad ko ng paluhod ang altar habang umiiyak at nagdadasal ng taimtim. Humingi ako ng kapatawaran sa kanya at malakas na nanalangin na sana ay makita ko na ang anak kong panganay, buhay man o patay. Humagulgol ako ng humagulgol sa harap ng altar. Ramdam na ramdam ko noon ang presensya ng Panginoon. Hindi ko inintindi ang iba pang naroroon. Hanggang may isang kamay na tumapik sa aking balikat. Paglingon ko ay isang pulis pala ito. Narinig daw niya na may nawawala akong anak. May dala raw ba akong picture? Dahil dalawang araw bago ang araw na iyon, ay may nag-report daw sa kanilang istasyon na may nakitang bata na pagalagala. May Down syndrome daw ito, kaya ipinasya ng nakakita na kupkupin na muna ito sa kanila. Bigla akong napatayo at mabilis na ipinakita sa kanya ang picture ng aking anak. Nang makita iyon, mabilis niya akong niyaya sa istasyon para kunin ang iniwang address ng ali. Sinamahan din niya ako sa address na iyon at walang pagsidla ng saya ko nang madatnan nga doon ang aking nawawalang anak. Sobra-sobra ang naging pag-iyak ko ng mga sandaling iyon. Sobra-sobra ang pasasalamat ko sa Panginoon. Tuwang-tuwa ang anak ko. Sabi niya, pupuntahan daw niya ako sa Maynila kaya siya umalis ng bahay. Hindi raw kasi dumating ang padala kong regalo sa birthday niya. Pero nang gusto na niyang umuwi dahil malayo raw pala ang Maynila, ay hindi na niya matandaan kung saan talaga kami nakatira. Hindi na niya iyon masabi kahit na kanino. Niyakap ko siya ng paulit-ulit at paulit-ulit din akong nagpasalamat sa Panginoon. Ipinagtapat ko sa aking asawa ang mga nagawa kong kasalanan at napatawad naman niya ako kaagad. Namuhay kami ng masaya at mapayapa magmula noon. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Isa na naman pong heartwarming na story ang ating kwento today. Nakakatuwa po. Ayoko nang mag-focus doon sa mga nagawang kasalanan ni Mang Carlos dahil naluha na naman ako. Sorry guys. Mababaw talaga yung luha ko. Lalo sa mga usapang anak. Tapos syempre imaginein mo may Down syndrome pa yung bata. Kahit pa ulit-ulit ko nang nababasa yung mga kwento. Kahit sa mga pocketbook, sa mga ibang mga life stories o kung ano-ano. Inuulit-ulit ko talaga. Katulad na to, naluluha pa rin ako sa mga nakakaluhang part. Kasi nakaka-touch talaga dito yung naging miracle doon sa buhay niya. Kitang-kita talaga or damang-dama talaga yung miracle sa buhay niya. Araw-araw naman nagkakaroon ng milagro sa buhay natin. Hindi lang natin na-recognize, hindi natin napapansin.
Dahil minsan sobrang saya natin, hindi natin napapansin ang mga bagay na yan. Ang pagmulat lang ng ating mga mata na tayo ay everyday, na tayo ay healthy, walang nararamdaman kahit na ano, walang masyadong problema, ay isa na pong milagro. Pero itong kay Mang Carlos, parang literal na milagro siya, no? Nakatuwa. Talagang pagkapasok niya dun sa simbahan, nung una taimtim yung dasal niya, tapos nung bandang huli nung humahagulgulo siya, naibulalas niya na, malakas na yung pagkakadasal niya, na narinig naman ng pulis na tamang-tamang nagdadasal din that time. Ayun, meron palang nagdala ng bata doon sa kanilang istasyon, pero kinukup dahil nga daw may Down syndrome. Nakakatuwa naman. Sobrang nakakatuwa talaga yung story na yun. Pero alam nyo guys, kinuwento sa akin ni Mang Carlos na yung kanyang panganay na anak ay yumauna po sa kasalukuyan. 10 years ago pa siya namatay. Dahil po medyo mahina po ang immune system niya, namatay na daw po itong kanyang panganay 10 years ago nga dahil sa sakit na pneumonia. Yun po ang ikinamatay niya. Tapos mayroon naman na po siyang dalawang apo doon sa kanyang bunso na tuwang-tuwa po siya dahil yun naman yung dagdag happiness niya ngayon. Pero talagang hindi daw po niya makakalimutan ang story na to sa kanyang buhay. O diba? 10 years pa yung nadagdag na magkasama sila doon sa buhay ng anak niya na nawala, na nawalay sa kanya. Dahil 10 years ago nga ay kinuha na po ni Lord yung kanyang anak na minamahal. Pero talagang nagpapasalamat daw siya. At kahit na medyo maikli lang yung panahon ay naipahiram sa kanya ni Lord yung anak niya. At kahit paano during that time ay nahanap niya pa rin ito na akala niya po ay imposible na. Kasi sa nung mga panahon na yun medyo mahirap din kasi yung communication. Wala pang masyadong social media. Nakatulad ngayon pag may nawawala ang dali nang mahanap. Pag may nakita lang na bata na ano na pagalagala, picturean lang, i-post. Madaling makita, pero noon po talaga, medyo mahirap-hirap po talaga yon ng mga panahong yon. Na ano naman po natin, ma-recall naman po natin yung panahon na yon na 20 years ago, ay hindi pa naman ganun kaganda ang teknolohiya at madalang pa naman ang mga taong may cellphone nga naman. Ayun po, tingnan naman po natin, di ba? Kahit ano pa po ang mga kasalanang nagawa natin, kapag tayo po ay tumawag sa Panginoon, tumawag sa itaas, sa mga oras ng pangangailangan na hindi rin po niya tayo pababayaan or bibiguin, katulad nga po ng nangyari kay Mang Carlos. Nakakatuwa po talaga. Kung meron po kayong mga kuwento sa buhay na alam ninyong makaka-inspire sa ating mga viewers o sa ibang tao, kahit ano pong klaseng kuwento, love story, mga kuwento ng tagumpay, mga kuwento ng himala, kahit ano pong mga kuwento sa buhay nyo ay maaari nyo pong ipadala sa akin. Ibibigay ko po yung link sa ibaba sa description kung ano po yung email ad na pwede ninyong gamitin para mag-send po ng mga letters po ninyo. Okay, hanggang sa susunod po ulit. Eto pong muli si Ate Harabas na naniniwala na ang bawat buhay ay may kani-kaniyang kwento. At ang bawat kwento po ay may kani-kaniyang buhay. Maraming salamat po at God bless. Bye!